Magandang gabi muli sa inyo lahat. At ngayon po, tutuloy po natin at tatapusin po ang tinatawag nating Blessed to be a Blessing series. Ang tanong po natin ngayon ay, sino po ba talaga ang mapalad? Ito po ba yung mga taong mayaman? Ito po ba yung maraming tao na talagang kita mo na talagang hindi naghihirap? O ito po ba yung mga tao na talagang nagpapatuloy sa Panginoon? At makita po natin sa Biblia na ang blessing po ng Diyos ay hindi nalilimitahan lamang sa mga material things. In fact, ang pagkapag minabanggit po ang blessing, ito po ay mas matungkol sa mga spiritual things. Sabi sa Ephesians 1:3, God has blessed us with every spiritual blessings na mula sa langit. At kung tayo po ititing sa Biblia, may mga bagay po, may mga tao po na talagang tinutulong mapapalad. And I want to share this to you. Number 1 po, sabi sa Matthew 5 verses 1 to 12, mapapalad daw po ang mga taong may mababang puso, mababang kalooban, ang mapagpakumbaba, ang mga mawain, ang mga iduusig dahil sa katwiran. Ibig sabihin po, ang mga papapalad na tao po ay mga taong may tamang pag-uugali. Ito po ay attitude of the heart na talagang nagsasabing ikaw ay tunay na mapalad. At mapalad din daw po ang mga tao na mayroong tamang pagtingin sa mga mahihirap, nag-iimbita sa mga mahihirap, na tumutulong sa mga mahihirap, kahit na hindi sila makakagante, ito po ay kanilang ginagawa. Lalo, kaya nga lalo po ngayon ang Paskuhan na ating hinahamon ng bawat isa na talagang maging blessing po sa mga tao, lalo pa sa mga taong hindi na tayo mapagbabalikan ng kanilang kabutihan. Kundi tayo po ay makagawa ng kabutihan sa kanila ng kusang loob, tayo po ay mapalad. Pangatlo po, mapalad na po ang mga taong katulad ng bata o ang mga bata. At nung sinabi ni Jesus na kung lalapit ka, ikaw ay maging katulad ng bata. Ang batang may pananampalataya, ang batang nagtitiwala sa Diyos. Na sa panahon ng Panginoon Jesus lumapit ang mga bata, ito ay kanyang pinagpala. At yan daw po tayo dapat lumapit sa Panginoon. Na you are blessed if you have that childlike faith. Pangatlo po, mapalad daw po ang mga tao na sumusunod at nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos. Na kaya kung ikaw ay disipulo ng Panginoon, ikaw po ay tunay na mapalad. Hindi ka nawawalan kapag ikaw ay tumatalima sa salita ng Diyos. Huwag tayo mainggit sa mga tao na kahit yung mayaman ay sa kabila ng kanilang pagsuway, sila po ay mayroong kapupuntahan na hindi natin magugustuhan. Ngunit sa tayo po na humusunod sa Panginoon at gumagawa ng kanyang kalooban, tayo po ay mapapalad. At sabi rin po sa Luke 7:23, mapapalad po ang mga taong hindi tumatalikod sa Panginoon. Dahil alam natin na habang nagpapatuloy tayo sa Panginoon, the more we see God's goodness, the more we see God's power working in our lives. At panghuli po, mapapalad daw po ang mga taong inimbitahan ng Diyos sa wedding supper of the Lamb o sa dulang ng kasalan na magaganap sa langit. Na talagang maaari dito sa lupa, marami tayong kapighatian, marami mga bagay na hindi natin naranasan. Pero alam natin na sa bandang huli, ang mga nasa Panginoon, siya po talaga ang tunay na mapalad. In short, those who trust in Christ and grow to be like Him are those who are really blessed. Kaya nga, kailangan po tayo mabuhay para sa Panginoon at maging liwanag po tayo, maging asin tayo ng sanlibutan na ang buhay po natin, kakitaan po ng pinagpalang buhay, hindi malungkot, kundi masaya, talagang satisfied. At alam po natin, even the things na hindi natin hinihingi, sabi ng Bible, but as we seek first the kingdom of God, even all these things na ating parang hinahangad, na kahit hindi natin ipanalangan, ay dalagdag ng Panginoon. Kaya God bless you and have a blessed life and share it to others so that others will discover how good our God is. Merry Christmas and a blessed New Year for all of us.